Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason. Welcome to my channel In Depth. At yun nga, silipin po natin ang Monster Adventure token ngayong araw. Okay, so Monster Adventure nga po ito. At yun nga, kung masisilip po natin sa likod, makikita po natin yung demo nga po ng laro mismo. Ayan po, oh, makikita po natin. At meron na po silang token at pwede din po natin mabili yung NFT po nila. At ipapakita ko po sa inyo mamaya yung interface nga po ng pagbili nga po ng token. Okay, at yun nga, pwede na po mabili sa Pancake Shop or sa Pucoin, kayo na po bahala kung saan po kayo gusto bumili. Okay? Pero nga, ang Monster Adventure nga po, meron po silang tatlong mode. May Adventure po sila, may PvP at may PvE. Ang PvP at PvE po is hindi pa po yun available at yung Adventure pa lang po yung ma-open po nila ng game ngayong December. Okay? Yun po yung nakalagay nga po sa roadmap. Tapos kung sisilipin po natin dito, meron po silang dalawang token. May MAD po sila na kung yan po yung governance token po natin. Tapos meron din po silang MAD na kung saan yun po yung in-game currency po na pag pwede po natin i-change nga po or i-swap to MAD. Okay, so yun po yung andito po at dalawa nga po yung token po nilang ginagamit. Tapos yun nga, meron din po silang MAD staking pero hindi pa po ito available at hindi ko po ito nakita pa sa interface nga po ng laro or sa website mismo nila. Okay, tapos ito naman po guys yung mga NFT po natin at mapapansin po natin na may familiar faces po tayong makikita po dito. Like for example po, ito pong octopus po sa Toy Story po ata yan. Si Cyclops, si Deadpool, tapos yun nga sa, ano ba to, sa monster. Parang nakita ko na to eh, ito, tapos ito siya. Okay, basta yan po yung mga NFT po natin na makukuha. Tapos ito naman po yung tokenomics naman po natin. Sa tokenomics guys, mapapansin po natin 27.5% nga po is sa pre-sale. Tapos ang 50% naman po doon is andun naman po sa play to earn. Ito naman po yung technologies nilang ginamit. Tapos dito nyo po mabibili yung mga token po nila. Tapos ito naman yung claim partner nila. Hindi ko na to guys na check isa-isa dahil yun nga wala pong hyperlink po na andito sa loob. Pero yun nga, kayo na lang po, tulungan nyo na lang din po akong i-search kung legit naman po ito mga partners po nila. Pero yun nga, dumako po tayo kaagad dito po sa pag-check naman po ng developer mismo. Okay, so yung mga taong involved po is ito pong dito po sa listahan at na-check at na-double check na din po ito ni Sir Dalarin. Okay, so watch nyo po yung video po ni Sir Dalarin para may idea po kayo dito. Pero yun nga, silipin po natin si Alan Pedraza lang. Okay, yung CEO lang po mismo yung sisilipin po natin dahil kaya nyo naman pong silipin po itong mga andito po. Okay? Okay. So, silipin po natin si Alan Pedraza. Sa Twitter po, meron po siyang 505 followers at April 9, 2009 pa po siya sumali po sa Twitter. Samantalang kung titingnan naman po natin yung IG niya, meron na po siyang 4K followers at kung sisilipin po natin, actually tiningnan ko na po ito, hindi lang po ito gawa-gawa lang na IG. Meron po siyang mga post na 107 weeks old na. Tapos much more pa, meron pa ditong mas madami pa, okay? So, andito po yung mga pictures niya nga po at mga post niya po noong 2018 pa. Okay? So, legit naman po na kanya po itong account naman po na to. Tapos, kung sisilipin naman po natin yung LinkedIn niya man po, meron po siyang 304 connections. Tapos, makikita po natin yung mga credentials niya nga po. At isa na nga po sa mga credentials niya po dito is isa nga po siyang directive creator nga po ng Secretivo Incorporation. Okay, so yung Secretivo Inc. po, kung titingnan po natin, meron po siyang 8 employees. Tapos kung sisilipin po natin yung website niya nga po mismo, andito po makikita po ang pangalan ni Alan Pedraza. Okay, siya po mismo yung CEO ng Secretivo Inc. Okay? Tapos kung sisilipin po natin kung gaano nakatagal, 3,849 days old. So, docs na docs po talaga si Sir Alan Pedraza. Yun po yung nakita po natin sa pag-search lang po natin at isa lang po yung pinaka-focus lang po natin sa araw po na to at hindi ko na po chinek po isa-isa dahil parang dito pa lang po, convinced naman po ako na legit naman pong tao si Sir Alan, okay? So parang sense spark vibes po ang naramdaman ko po dito nung sinesearch ko po yung si Alan Pedraza. Pero anyway, silipin po natin yung iba pa pong factor. Like for example nga po, yung white paper naman po mismo. Hindi naman factor pala. White paper na mismo kaagad guys, silipin po natin. Meron po silang Oracle, pero yun nga,
Pagkakaiba po nito sa crypto mines is dalawa nga po yung token po nila dito. So sisilipin po natin kung ano yung magiging epekto ng Oracle nga po sa ganito pong situation na kung saan dalawa po yung token na ginagamit. Alam ko pong mayroon, marami po ngayong suggestions nga po kung paano po masasalba yung crypto mines. Dahil yun nga, pababa na po yung crypto mines. At ito na nga po, isa sa mga suggestions na nabasa po natin is gawan po daw ng refined eternal nga po. Actually, hindi ko na malaman kung sino po yung owner po nun. Pero yun nga, ini-implement na po nila dito yung dalawang token po using Oracle. So, yun nga, parang kakaiba po yun at abangan po natin sa future kung paano nila to i-implement. At yun nga, silipin na lang po natin, okay? At abangan. Okay, so discuss na lang po natin yung white paper since nabuksan na din po natin. So paano tayo kikita dito? Meron nga po tayong MAD token at MAD token na kung saan ang MAD token is yun nga po yung ating in-game currency pang swap sa MAD token. Tapos ang gameplay po nila, meron po tayong tatlong mode. May adventure, may PBE at PBP. At mapapansin po natin dito na meron po tayong 8 games per day per character. So ito po yung sinasabi nating stamina. Tapos marirefill po yun every day, okay? All the life points are reestablished each day, okay? Tapos ito naman po yung mga game asset po natin, NFT natin. Syempre, yung NFT natin mismo, yung land, so which is hindi pa po ito available, tapos yung power up. Itong power up, guys, hindi ko pa po ito nakita kung paano po ito, pero yung abangan na lang po talaga natin sa future. May mga konting restrictions din po pala sila. Like for example, dalawang account lang sa isang IP address, so bawal yung mga multi-account. At yun nga, 10 characters lang ang pwede sa isang wallet, okay? So yun po yun. Tapos meron silang sinasabing na reward examples na kung saan, actually may nakita ko kanina halving, hindi ko lang malaman kung asan na yun. Okay, basta meron yung guys kanina, halving ako nabasa, pero didiscuss ko sana, hindi ko lang makita. Ayan, ito yung halving na sinasabi. Hindi ako sure guys kung ito yung pag-replenish nila sa reward pool, pero parang may naka-allocate nga po silang specific token, okay? So double check na lang guys at comment nyo na lang sa baba kung tama yung hinala ko. Pero yun nga, yan po yung pagkakaintindi ko dito na for year 1, mag-allocate sila ng ganito or para magre-replenish sila ng ganyan or ganito. Okay? Tapos kung sisilipin po natin sa roadmap, naman guys, yun nga, almost tapos na po tayo sa phase 1 at matatapos, nalista po sila sa CoinMarketCap at CoinGecko. Ayan, sa CoinMarketCap, sa CoinGecko at CoinMarketCap. So actually, medyo mabilis sila guys, ha? Kasi may mga game na parang ilang araw pa before malis sa CMC. Pero sila na-list na po kaagad. Tapos kung sisilipin naman po natin, ulit balik po tayo sa roadmap, yung adventure mode nga daw po is ngayong December 2021. Tapos yung marketplace is marirelease lang po ito kapag na-okay na po or natapos na po yung public sale nga po ng ating NFT. Okay? So 10,000 pong limited NFT po yung pwede po natin mabili. Tapos yun nga, nalista din po sila sa PancakeSwap. Okay? Sa phase 2 guys, which is next year, meron po silang mangyayaring audit na gagawin ng Certik, which is January po yun. Tapos yung PBE at PBP po nila Q1 2022. Okay, tapos ito na yung land sale, mangyayari din next year. So hindi ko na guys i-discuss ito kasi may mga game na halos hindi na umaabot dito. At yun nga, silipin na po natin yung actual interface kung paano po tayo makakabili mismo ng NFT. Kung paano tayo makakabili guys ng NFT, need nyo po mag-approve po dito na kung saan BUSD po yung need. Okay, so pag open nyo po ng marketplace or ng inventory po, need nyo po mag-approve ng point something, 0.11 BUSD ata. Tapos yun nga, meron po tayong for sale nga pong NFT pack na kung saan 50 BUSD po or 25. Tapos ito namang isang pack is tatlo lang naman po or halos same lang naman. Tatlong ganito is 50-50-50, 150. So tatlo lang po yung laman po nito dito. So 2.5 lang guys ang kailangan po natin para po makalaro po dito. At yun nga, kailangan po talaga natin kasi ng NFT para makapaglaro. Tapos ilalagay ko na lang din po itong referral link sa baba kung gusto nyo po mag-purchase nga po. I mean, hindi ko alam guys kung gumagana ito. Try lang po natin, okay? At yun nga, kung gagamit po kayo, salamat na lang din po, okay? Thank you guys. Tapos yun nga, ito po, 2.5 nga po. Ito, BUSD din po ata yung need po dito. Hindi pa po ako guys naka-purchase. So wala po akong idea kung ano po yung laman din po ng NFT. Pero siguro sa future, bibili din po ako dito. Dahil nga nakita ko naman po na docs naman po si Sir Alan Pedraza. Okay? So yun po siya. Ngayon, dumako naman po tayo guys sa pre-sale muna. Sa pre-sale nila guys, na nangyari,
Nangyari po ito noong November 15 po ata. 27.5% po yun, tapos nakalock po yun ng 5 years. Okay? So yung pre-sale po na to, hindi po natin kaagad iisipin na madadump dahil nakalock po siya ng 5 years. Tapos ito naman po yung yung Twitter nga po nila. At yun nga, kung need nyo po ng information po dito regarding sa larong po ito, follow nyo lang po kaagad yung mga Twitter dahil almost lahat po ng update po dito is andito po. At yun nga, makikita po natin dito din yung sinasabi nilang airdrop. Okay? Meron silang airdrop, guys. So, kung gusto nyo pong sumali, sumali na po kayo. Dahil yun nga, meron pa lang pong 12.4K entries at may 16 days pa po kayo at makakakuha po kayo ng almost 50. 50, guys. Kasi kung i-divide nyo po itong dalawa, 50 po yun. At kung itatimes po natin sa current price na po ng ating MAT token, almost 650 po yung marireceive nyo. 650 PHP. Okay? 50 tokens or 650 PHP. At gagawin nyo lang po yung mga task pong andito. Okay? So, yun po siya. At silipin po natin ulit sa ating Twitter. Okay. So, yun po yung nakita po natin sa Twitter. Wala naman po masyadong kakaiba na. May 16 followers. At yun nga, nagkaroon po sila ng AMA po kanina. Tapos ito nga po sila, okay? So greenab ko lang to, guys, na picture sa Telegram, pero kanina nga nagkaroon po sila ng AMA, tas Colombians po sila. Okay, so kung kilala niyo po si Pablo Escobar, doon po sila galing. Tapos kung sisilipin din po natin, hindi pala sisilipin. Shout out na lang din po pala, singit na lang din po kay Sir RJ, Alfredo Villamil, Papa Wash, Food Panda at kay Leo 10:30 dahil yun nga, kilala po nila ako dahil sumali nga po ako sa Telegram po nila kanina para mag-gather nga po ng mga information. So shout out sa inyo, guys, at good luck po sa game po na to. At feeling ko din naman, so pasok ako dito eh. Titingnan ko pa. Depende sa budget na bibigay sa atin ng ating partner. Okay. So yun nga, yung pre-sale po nila is ginawa po ng D-rate. Ito. So actually, makikita po natin itong partner po nilang nilagay sa website. At ito po yung website, Twitter nga po nila. Meron po silang 3,976 followers. At sinilip ko lang to, guys, kasi nga, ngayon ko lang narinig tong D-rate. So, naku-curious ako kung anong, kung sino to sila. Okay? So, yun po. So, lastly, guys, dumako na po tayo sa pag-check na po ng token. Okay? So, yun nga napansin po natin at una ko pong nakita na renounce na po yung ownership po nito. So, hindi na po natin sinilipin yung Dev Wallet Checker. Pero, yun nga, kung ang current price po niya ngayon is 0.25. Yan, 0.25 po yung current price ng Monster Adventure ng MAT token. Tapos maliit pa po yung market cap. So malaki pa po yung potential na tumaas po ng token po na to dahil sobrang liit pa ng market cap. Okay, konting hype lang po ito ng masikat pong YouTuber. Kasi for sure po, dahil next year pa din naman po yung pinaka-game. At pag na-release na po yung adventure po nito, baka tumaas pa po ito. Dahil yung nga deep price, halos lahat po ng token po ngayon is nagdi-deep pa. So, hindi ko masabi na ito na talaga yung pinaka-stable niya. At wala pa naman pong game, so may chance pa po itong tumaas. Well, anyway, silipin na po natin kaagad yung Pancake Swap. Sa Pancake Swap, guys, makikita naman po natin, pasado naman po siya sa ating threshold na sinet, 95%. Sa BS Check EU, makikita po natin 0% yung slippage fee by Ansel. Tapos, meron pa lang po tayong 1,774 holders. Tapos, yun nga, dahil renounce yung ownership at yun nga, hindi kasi standard yung pag-renounce nila. Kaya nadidipo ng ating BS Check EU. Okay? Wala pong nakitang kakaiba sa top holder at okay naman po yung ating LP. Pero dito sa Token Sniffer, mapapansin po natin na fina-flag na naman dito yung LP. Ewan ko bakit ganito to. Pero yun nga, makikita po natin dito na may kapareho po siyang token pero hindi naman po yung scam. Tapos, kung sisilipin po, ownership is renounced. So, konti lang, guys, yung game na nagre-renounce po ng ownership. Kaya good sign po ito na nagre-renounce po sila. Tapos, kung sisilipin din po natin, okay naman po yung holder analysis. Tapos sa quick audit naman, guys, may nakita lang pong mint function. Pero hindi naman po natin ito ikaka-worry dahil wala lang po silang access sa contract dahil unowned na po yun. Okay? So di na po natin isipin itong part po na yun at abangan na lang po natin yung audit din para sure tayo na wala po talaga silang ganong capability. Okay? Ang audit po nila is mangyayari nga po January 2022. Tapos yun nga, need po natin ng audit dahil doon po natin malalaman kung kaya ba ma-hack yung security po ng game po mismo is nakadepende din po sa audit. Kasi syempre, magsasuggest sila doon ng mga need gawin ng developer para maiwasan yung ganong scenario.
Okay? So, yun po yung nakita ng ating tools pong ginagamit sa game po na to. Okay, dumako tayo guys sa contract naman. Sa contract guys, makikita po natin verified contractors naman po talaga. Tapos wala naman po tayong nakita pong kakaiba po dito at yun nga, renounce ownership to, so wala po talaga. Sa holders naman guys, makikita po natin naka-vesting period naman po yung ating pinakamalaking token po dito which is yung 63%. Hindi lang po natin alam at hindi ko makita yung receipt kung hanggang kailan po yung mga naka-lock na tokens. Pero masisilip din po natin yung pancake swap po is medyo mataas po siya kesa po sa mga wallet or mga contract na andito sa baba. So far po, wala naman po tayong isipin. Ito na lang pong vesting period kung hanggang kailan po ito. Okay? So yun po siya. Tapos ito yung CoinMarketCap, Twitter nila. Okay. So ito naman guys yung demo na mismo para at least may idea po kayo kasi syempre need po natin to tingnan para at least yan. May nakita po kasi akong instructions dito. Ayan. So ito po yung instructions na nakita ko na feeling ko need ko pong i-discuss dahil need nyo po mag-form na word na monster. Okay, may kukunin nyo po yung mga letter pong makikita po dito sa game at meron po tayong timer na 2 minutes. So time pressure yung game po. Tapos yun nga, kung naglalaro po kayo ng Mario, ito po yung game po na para sa inyo dahil adventure nga po ito. Tapos kung napanood nyo po yung Doggy Dash pong review, parang similar po yung gameplay niya. Okay? Magko-collect ka ng token, ng mga coins, tapos dito po may additional na word monster lang. Tapos tingnan po natin. Ayan, play po natin para ma-idea po tayo. Ayan, 3, 2, 1. Ayan, kukunin niya po yung M po dito. Ayan, kinuha niya yung letter M. Ayan. Tapos yun nga, ito yung mga iba't ibang NFT, tapos kinukuha nila yung coins. Yung coins po ata guys, is yan yung MAD token. So mukhang obligado po tayong kunin po yung coins po para maka-earn po tayo. Okay? Okay. So I think na-share ko na sa inyo lahat guys. At yun nga, kung may katanungan po kayo, comment nyo na lang po sa baba or follow nyo po yung Twitter nila for updates. At yun nga, pwede din naman po kayo magtanong sa Telegram dahil marami po talagang update na nangyayari po dito. At palike na lang po, subscribe. Salamat! Bye-bye!